po ni dating Senador Bongbong Marcos. Magandang umaga po, Attorney Vic. Good morning, Sir Erwin, at good morning ulit sa inyong mga tagapakinig at salamat for having me in your program. Ay, kasi kaya kami napatawag, kaya kagabi pa lang, eh, nag-uumpisa na raw itong sigaw ngayon at isang movement na sinasabing resign, Lenny, resign. Dahil nga raw, nakikita na nila na 3 days pa lang kahapon, 2 bayan pa lang ha, sandamukal na ang pandaray at kalukuhan na nadidiskubre. Mabuti sana kung ni BBM, ang mismo ang Presidential Electoral Tribunal ang naglilista ng mga kadayaan na ito at mga questionabling balota. Kaya naiisip na raw ngayon ang ibilang grupo at mismo mga kababayan niya ng araw eh. Nagsasabing Lenny resign, Lenny resign. Attorney Vic, anong reaction mo dyan? Natanong din po ako dyan kahapon, Erwin, na parang, paano na? Ano lang, what's that for Lenny? What does he need to do? Ito, ang sabi ko doon sa natanong sa akin sa interview, siguro, ang pinakamarangal na dapat niyang gawin dahil sinasabi niya, simula pa lamang ho, nung filing ng election protest, na walang dayaan at wala kayong mapapatunayang dayaan. At ito hong huli, nung Lunes nga, nag-miss at nagsimba pa ho siya, sinasabi niya, nakaisa niya ang taong bayan sa paghanap ng katotohanan. Hindi, baka nagdarasal na rin naghahanap ng himala, naghahanap na ng himala, attorney, kasi alam niya na the end is near, ika nga, para yun na niya ang tabi. Dami po natin na-discovering na maligno. Kaya nga ho, yung sinasabi niya walang dayan, pasag na po yun dahil pangatlong araw pa lamang ho kahapon, ang dami ng ebidensya ng dayan. At saka, dalawang bayan pa lang yan, attorney, ha? Dalawang bayan pa lang, marami pang bayan na ito. At saka, nakapagtataka, attorney, ang alam ko na dayaan hindi naman tayo bata pa, attorney, madami medyo maedad na rin tayo. Ang alam kong dayaan, mandaraya ka doon sa hindi mo balwarte dahil hindi mo makuha yon. Balwarte mo, mandadaya ka. Ibig sabihin, may problema talagang ayaw sa kanya ng tao dahil bakit ka mandadaya? Bakuran mo yun, attorney, di ba? Kumbaga sa kuwan, walang iniwan niya kunwari sa isang barangay. Hindi mo kayang ipanalo yung sarili mo sa barangay. Ibig sabihin, sinusuka ka ng mga kababayan mo at kailangan mo mandaya, attorney. Tama po yun, Sir Erwin. Kaya nga po nung hindi po simula, nung pinangalaan na namin yung tatlong pilot province, sinatawanan nila tayo. Bakit daw ho, Camarines Sur, baluarte ni Lenny at kahit anong gawin siya, po ang tunay na nanalo dyan. Exactly. Subalit kami ay confident na minanaman mga nakita na ho kaming mga ebidensya o badges or badge of fraud na siguro pa lamang kaya sabi namin, hindi ka nanalo dyan. At ito lang ako naglalabasan. Kaya sabi ko, parang dapat siguro mag-isip-isip na rin ho si Mrs. Robredo dahil yung sinasabi niya walang dayan, napapatunayan na. Nung sinasabi ho niya kaisa niya si kaisa ni Senator Marcos sa kanyang paghahanap ng katotohanan, Sir Erwin, lumalabas na po yung katotohanan sa mata ng milyong-milyong Pilipino. May nagagalit sila, kaysa daw po fake news, false news. Nandun po yung party representative nila, nasaksihan din yung mga basang balota, yung mga hindi nagamit dapat na balota na shaded at binoto si Lenny Robredo, binilang yung makina. Yun po yung ebidensya na. At nagsusumigaw na ho yung katotohanan. Bakit niyon, hindi na lang nila tanggapin ang mapait at masaklap na katotohanan na halos 2 taon po nilang pinusaran. Alright. Attorney, isa pa, sinasabi ngayon ng mga kababayan natin at mukhang dumarami na itong sumusuporta dito sa resign, Lenny resign, dahil dito sa mga dayaan ito. Ang tanong nila ngayon, sir, paano kung habang patuloy ito bilangan at marami pang mga madidiscovery tayo mga milagro sa mga iba pa mga bayan dyan sa Camarines Sur, sa sinasabing baluarte ni Lenny, what's gonna happen? Tuloy pa rin ba bilangan pero overwhelming na talaga, kitang-kita na, dahil I'm sure naman, nililista siguro ng PET yung mga protesta ninyo, kagaya ng basang balota, kagaya ng mga shaded, syempre, ano hong mangyayari, sir? Tuloy pa rin ang bilangan kahit in your face na yung mga dayaan, sir? Tumuloy pa rin ho yun at kung patuloy na may maglalakihan na ebidensya ng pandaraya, ire-record lang po yun sa minutes at isasubmit po sa tribunal en banc. And it's for the en banc to decide. Doon po sa pagdating na po sa appreciation and weight of evidence presented before them.
Alright, so, okay. Isa pa akong katanungan, attorney. Mayroon na bang balita? Bakit na yung apat na revisor na nag-resign? Kasi may mga chismis at alingasgas. Hindi raw masikmura ng mga revisors yung nangyayaring dayaan dyan. Kaya nagbitiw. Ewan ko kung totoo yan. Yan naman o, narinig ko lang naman, chismis. Kami ho ay nagaya rin ninyo patuloy na nagtataka, nag-iisip, nagtatanong at nangangamba. Bakit sino nag-resign? Hanggang ngayon wala akong ibinibigay na explanation or paliwala. Nako, okay. Pero at this point, sir, kumusta naman si BBM? Ano nga, mukhang in high spirits siya, pero medyo concern ho siya dahil mukhang lumalabas ho, talaga nga nadaya. Ayun pa nga sa kolom po ni Utulmon, talaga naman ngayon tingin niya si Bongbong Marcos ang vice-presidente ng Republika, Attorney Vic. Very update po ako dahil siya ako mismo nakasaksi yung unang araw ng mga pasumbalota. At saka Sir Erwin, yung I was talking to him yesterday, dahil siya limitado ho yung tao daw doon sa revision committee. Sabi ko sa kanya, Senator, ano bang klaseng pagkabasa? Basa ng tubig? Ang sabi niya, hindi basa ng tubig eh, parang liquid or a solution. Parang hindi raw po tubig, at saka mayroong amoy. Oh, so, talagang ito ho, it's deliberate at intentional. Hindi ulan. Iba naman yung tubig ulan, di ho ba? Iba ho yung tubig ulan. Nakasalasiyado po yun, sir. So, will your camp, ikaw or si BBM support itong sinasabi kasi nag-uumpisa na ho itong Lenny resign movement, Attorney Vic? Narinig ho namin yan, pero Sir Erwin, para ho hindi naman kami mapunaan, we rather focus, as we'll be focusing on progress of this election protest. At I would like to advise COMELEC now, hindi ko na lang hintayin dispose of that Startmatic and look for a new one that is free of fraud. Kasi ang liberal, sabi nila, nadaya sila. Ako, sabi nila, nadaya rin. And you know, it is creating an environment of hostile attitude against that Startmatic. You have 3 years. Kakatapos na ng election. Palitan na ninyo.